Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe, ay pakipindot ng subscribe button, ganun na din po ng notification bell button. Para palagi kayong updated kapag may bagong video si Batang Ganyang. I'm proud of OFW here in Jeddah, Saudi Arabia. So, today's video guys, ang topic natin ay about sa love life. Pumapag-ibig muna tayo ngayon. So, isi-share ko to guys sa inyo para maging aware kayo ba? Beware of Cenk. Para maging aware kayo in sa klase ng boyfriend o partner na mayroon kayo. Baka mamaya kabilang na pala sila doon sa mga tao na ginagamit lang kayo. So, today's topic is mga signs na ginagamit ka lang ng isang lalaki. Ginagamit ka lang ng boyfriend mo, ng partner mo, or maybe ng kalibin or ng asawa mo. So, disclaimer po lamang, hindi po ako love expert. Ang aking mga isi-share is base sa mga opinion ng ibang tao, sa mga nabasa, sa mga napanood, at base na rin sa sarili kong experience. Kasi once in my lifetime, naging bulag din ako, na-victim din ako ng taong manggagamit. So, ayaw kong ma-experience nyo yun, lalo na ng mga tulad ko na OFW na nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa tapos gagamitin ka lang ng mga palikero dyan, gagamitin ka lang ng mga packboy na gusto lang makadelhensya ng pambili ng etc. Makadiga ng pambili ng bagong sapatos, ng bagong ganon. So guys, let's start! So, ano nga ba yung signs na manggagamit lang yung lalaki? Hindi ko sinasabing si jowa mo, si partner mo. Pero malay natin. So, ito na guys. So, ang unang-unang signs na gusto ka pa lang or pinagpaplanuhan ka pa lang gamitin ng partner mo kapag bago pa lang kayo, as in 1, 2, hanggang 5 days, ay gusto ka na niyang illegal sa family niya. Ayun ba? Pinapakilala ka na niya sa mama niya, sa tatay niya, sa kapatid niya, sa mga relatives niya, sa mga tropa niya. Ayan. 5 days, imagine ha, imagine. And alam mo yung mga, yung social media niya, yung mga updated siya sa mga social media, is in relationship agad. Ganun kabilis, naka in relationship kayo kaagad. So, it means, ginagawa niya yung mga bagay na yun kasi masyado siyang papol. To gain your trust, syempre, kapag ka ganun siya, ka-sweet, kapag ganun siya, alam mo yun, yung parang pinaparamdam sa'yo na gustong-gusto ka niya, yung ganun na, alam mo yung ilang days pa lang, pero parang gusto ka na niya agad naging parte ng buhay niya. Parang bang siguradong-sigurado na niya na gusto ka niyang makasama, ng pangasawa at makasama habang buhay. Alam mo yung mga ganun plano. Ayan, may mga hidden agenda yan, lalo na kung ikaw ang may magandang trabaho, may magandang kita, at lalong-lalo kung ikaw ay isang OFW, which is nasa in long-distance relationship pa kayo, haler, naghihintay yan ng padalang pulos. So, yan, masyado siyang papol. Yan ang number one na signs ng isang lalaki ay gusto ka lang gamitin or ginagamit ka lang. Masyado siyang pa-fall. Pero naman kasing lalaki na mararamdaman mo na mahal ka talaga. Pero yung ganong kabilis, in 1 week na gusto ka, alam mo yung finalize agad yung relationship niyo. Parang hindi na kayo dumaan sa pagkakakilanlan. So, ayan guys, ang number one. So, nasabi ko na yung number one signs. Number two na tayo. Sa number two, masyado siyang open. Open sa'yo, lalo na sa financial problem. O yan. Alam mo yun, kasi ang para sa akin, yung mga lalaki na, yung tunay na lalaki, ano ba yun? Para sa akin, yung lalaki, kapag masyado yung, alam mo yung, iniingatan niya yung mararamdaman mo sa kanya, yung iisipin mo sa kanya, kahit wala yung kapera-pera, hindi yan magsasabi sa'yo na wala akong pera, wala akong load, wala akong pangkain, kasi mahihiya yan. Ganun. Tsaka ayaw niya nang iisipin mo na, baka nga pag-isipan mo siya na gusto mong bigyan mo siya ng pera o gagamitin mo lang siya kasi wala siyang binabanggit kundi pera. So, yung mga ganong lalaki na gusto ka lang gamitin, ang mga strategy ng ganyan, ganito yan ha. Kapag malapit ka ng sumahod, ayan, malapit na ang 30 or 15, mga saudan mo na girl.
masakit na ang ulo. Isang linggong may trangkaso, hindi nakakatrabaho si Boy, walang pera, walang pambili ng gamot, masakit ang ngipin, tapos nasira ang cellphone, hindi makakachat, hindi makakatawag sa'yo. Tapos, may problema si mama, kailangan magpadala ng pera, walang ipapadalang pera. So, ang ending, dahil ikaw at the girl, mahal na mahal mo si kuya, kasi masyado ka nang napol sa kanya eh. Masyado na niyang nakuha yung trust mo. Isipin mo yun, na iniligal ka agad in 1 week sa family niya. Ikaw pa mismo minsan yung mag-aalok. So, kailangan mo ba ng pera? Magpapadala ako ng pera. Swap. Di ba? Ang galing ng strategy. So, kung mapapansin mo naman na alos buwan-buwan na lang ganun, may sakit, sira ang cellphone. So, isip-isip din naman natin, girl. Tsaka kung wala naman siyang balak magbayad, palagi na lang ganun ang ganun, aba ay matauhan ka. At kilusang ano yan, galawang mukhang piso yan. Galawang mukhang piso, di ba? So, lalo na kung kagaya natin ng mga OFW, sobrang hirap kitain ng pera dito sa ibang bansa. Tapos, nakaka-encounter tayo ng mga ganyang tao na gusto lang tayong gamitin at kuhaan ng pera. Di ba? Napakahirap. Sa family na lang natin ibigay yung para sa kanila, yung bibigay natin sa mga ganyang walang kwentang tao. Sa family na lang natin, di ba? So, ayun yung number 2. Ano? Mukha siyang piso. Papol, tapos mukhang piso na. Ayan, beware guys, kasi mahirap kitain ng pera, tapos magsasamantalahan lang tayo ng mga ganyang, alam mo kasi, kapag ka ganyan, sama-sama na yan eh, ang pagkababaero niyan, malay mo ba kung ikaw lang, kung lahat ng OFW target niyan, bukod pa yung kalibin niya sa Pilipinas, para may nagsusustento sa kanya, tapos alam mo yung may bago siyang motor, ikaw yung maghuhulog, aray, ang sakit, di ba? Tapos kapag nagising ka na sa katotohanan, kahit magsisi ka na magsisi, magaling kung bayaran ka. Eh kung makapalang mukha talaga, makapalang mukha. Kahit sabihin na ipatulpo mo pa, eh hindi natatakot. Kasi mananago na lang. Uuwi doon kung saan lupalop man siya. Diga mga kabatang. So, ganyan. So, maging aware tayo guys. Lalo na kung ikaw ay isang OFW at ang iyong boyfriend or partner ay nasa malayo sa'yo. Tapos ganyan, panay ang hingi na parang pinupulot mo lang ang pera dito sa ibang bansa. So, para yan sa mga kagaya ko na OFW, maging maingat tayo sa pakikipagrelasyon, kay asawa mo pa yan, o partner, kahit asawa mo pa yan, kailangan ang pera ay hindi mo ganun kadaling ipagkakatiwala sa kanya. Pero kung alam mo naman na mabuting asawa talaga, yun, why not? At nakikita yung mga napupundar ng mga ipinapadala mo sa kanya. Pero kung hindi naman, at talo na, kung nakilala mo lang yan sa Facebook, ni hindi mo nakita in person, ni hindi mo kilala in person, so, kawawa ka. Huwag kang kagaya sa akin. Ayan, so na-experience ko kasi yan guy, naka-encounter ako ng ganyan na guy na so madami siyang paawa, madami siyang pa-drama effect, and then hindi ko alam kung paano at kung bakit nangyari na naging biktima niya ako. So ayaw ko lang na pati kayo or ang iba ay makakaranas din ng ganung panlulungo. Kaya sinishare ko sa inyo guys. So yun ay para sa mga tulad ko na OFW or in a long distance relationship. Pero kung halimbawa naman na magkalapit lang kayo ni jowa, ng boyfriend mo or ng partner mo, nagkakaroon ng pagkakataon na lumabas kayo at magkasama kayo. So ganito naman ang strategy niyan. Kapag halimbawa may date na, halimbawa may date kayo na okasyon, nalalabas kayo, ganyan. Off day mo, day off mo, day off niya, may mga plano kayo nalalabas. Alam mo yun, yung bago sumapit yung araw na yun, ang dami na niyang inililitan niya na, ay wala akong natirang sahod, wala akong pera, paano tayong aalis? Yung mga ganon, yung one time, two times, three times, medyo, alam mo, medyo okay pa eh, mahal eh. Sige, ako nang bahala, kahit akong bumili ng pagkain, ako mamasahe. Isipin mo yun. Ganyan ang nagmamahal, nagiging ganito. Nakakalimutan ito, puro ito. Nagiging bulag at nagiging pipi. Kahit nasasaktan na, manhid pa din. Kahit parang alam mo yun yung magising ka naman te, palagi na lang ikaw ang lilibre, pati pa masaya ay iyo pa, aba, ay ano ga iya. Ayan, so kapag palaging ganun, minsan may intindihan mo naman na baka talagang may pinagdadaanan lang, may emergency lang. Pero kapag ka, alam mo yung may mga time na nakakasama naman siya sa tropa niya, which is alam mo na hindi naman siya nililibre. Diba, syempre, lalaki yun, sasama sa tropa, papayag mo naman yun ang pagtatawanan siya kasi wala siyang pera. So, yung inuuna niya yung iba kaysa sa'yo, napapaglaanan niya ng panggastos yung iba kaysa sa'yo. Kasi yung iniisip niya, mabait ka naman eh. Bait naman yun. Lilibre na lang ako nun palagi. So, is okay lang sana kung mahal ka naman talaga at
baka sooner or baka isang araw ay babawi naman siya kapag medyo okay na yung sitwasyon niya, hindi na siya ganun kagipit ba or hindi na niya ganun kailangan ng pera. Pero kung binaliwala ka naman niya, so ginamit ka lang talaga niya. Binaliwala ka na after lahat ng nagawa mo sa kanya. Yung hindi mo naman sinasabi na isusumbat mo yung mga laytulong mo, pero yung pag-aalaga, pagmamahal, pag-intindi mo sa sitwasyon niya, kapag binaliwala pa niya, aba mag-isip ka natin, iba na yan. Isip-isip, pag may time. So yun guys, nakatatlo na tayong signs. So ang una ay papol. Pangalawa ay masyado siyang open sa'yo about sa financial problem niya. Pangatlo ay palagi siyang nagpapalibre. Parang ganun din, ano, pera din. So ngayon naman is, kapag katawan mo lang yung gusto niya. Ayan, gusto ka lang ikama. Gusto ka lang palaging katabi sa kama. Ayan yung mga lalaking, M-A-N-I-A-C, maniac. Maniac. Ayan yung mga lalaking gano'n. Alam mo, pag nakita kayo, gusto niya sexy ka. Para bang, ang dami niyang puna kapag ka, bakit ganaman ganyan ang suot mo? Sa halip na magalit, kapag halos hubar ka na, ay tuwang-tuwa pa. Kulang na lang, ay nasa daan pa kayo, isub-sub ka na roon at, alam mo na, yung gano'n. Tapos, gusto ka palaging masolo. Tapos, alam mo yung kahit maraming tao, hindi siya nahihiyang mananching. Pasimpleng kumulbit-kulbit, paakbay-akbay. Okay lang yung mga paakbay-akbay kung alam mo naman na may touch of love. Pero kapag ka naman, alam mo yun, mayroong mga ganung lalaki na masyadong, ewan ko, hindi ko kasi yun na ano. Hindi ko na-encounter pa yun. Wala pa ako na ano na ganun. Mga gentleman pa naman yung ano ko. Pero yung ganun, tapos alam mo yung palaging gusto kang masolo. Dalhin ka sa kwarto o kung saan man. Tapos ang masakla pa, pamamaya, ikaw pa ang babayad ng hotel nyo. Ikaw pa ang babayad ng room nyo, diba? Kawawa ka naman, teng. Ginagamit na yung katawan mo, pinagpapa, alam mo yun. Tapos ikaw pa ang magbabayad, ginamit na ang katawan mo, pinipirahan ka pa, diba? Masakit yun. So guys, ang may advice ko lang is beware. Kasi babae tayo, we don't deserve like this. Hindi natin deserve ang gamitin. Kasi in the first place, kung niligawan ka naman niya, nananahimik ka, diba? Tapos liligawan ka, tapos gagamitin ka lang, lulukohin ka lang, masakit, diba? Tapos, alam mo yun, mamahalin mo siya ng sobra. Tapos ganun lang yung susukli nila sa atin. So beware guys. So, maging matalino tayo paminsan-minsan. Huwag tayong TANGA. So, ayan guys, yung mga signs na in-share ko sa inyo. Hari nawa. Sana naman ay wala yan sa mga jowa nyo, sa mga partner nyo. Kasi, masakit ba dito? Nagmamahal tayo tapos ay gagamitin lang tayo ng mga lalaki. So, sana ay maging aware tayo yon. And thank you so much for watching. And God bless us sa ating lahat. Thank you.